location kasi is medyo personal sa akin. Naisipan namin na gawing priority project. Malapit ito sa puso ko dahil marami akong pinagdaanan kung education lang ang pag-usapan. Unang-una, dahil sa nung nag-aaral pa ako, hindi ko nabigyan ng priority itong education sa buhay ko. Academic performance ng mga bata. Kung 2010 and 11 National Achievement Test Results, isa nasa 38% lang ang Bongao. And ito ang medyo nagiging basis namin kung bakit kailangan natin magtulong-tulong upang mapataasin natin, maipataas natin yung resulta ng National Achievement Test. At dati, ang local school board, pag inaayos namin yung problema, ang nakikita namin is LGU, magtatanong sa Department of Education kung ano yung problema at gagawang kagad ng solusyon. Ganun namin dati ina-address yung problema. Kaya hindi namin napapansin yung mga ibang stakeholders, yung mga magulang, kung ano yung problema ng mga guro, ano yung mga problema ng bata, ano pa yung mga kulang sa facilities. Sa ngayon, isa sa mga nagiging rason na nakita namin kung bakit mababa ang performance ng mga estudyante natin dito sa Bongao ay dahil nga sa kulang ang partisipasyon ng local government sa education. Mahina talaga ang relationship ng LGU at saka ng Department of Education. What we have done to address the issue? Unang-una, from the 8 original members, yung nasa batas na composition ng local school board ay 8 member lang. In-expand natin ito at tinawag natin expanded local school board. Marami na tayong tinatap na mga NGOs and private sector. So, lahat ng district ng DepEd ay ating sinama na sa membro. Ginawa na natin members ng local school board. The importance of data gathering, the result of which can be made as baseline information on the strength and weaknesses of our system. Noong 2010, nag-umpisa ang expanded local school board noong pag-upo after ng election. At ang unang project namin is nagkaroon kami ng tutorial program dito sa 4 na pilot school. Out of 40 schools, 4 lang muna yung pinili namin dahil hindi namin makaya kung biglain namin o kaya sabay-sabay namin lahat. Kaya nag-pilot muna kami upang malaman namin kung effective ba yung gagawin namin. O kaya malaman natin after ng pilot school, malaman natin kung saan tayo nagkulang and saan tayo nagiging successful. So, noong 2010-2011 school year, nagkaroon tayo ng 4 na eskwelahan na pinilot namin sa tutorial program. Nagkaroon tayo ng every Saturday na tutorial program sa mga bata hindi pa marunong magbasa. And 2011-2012, another 4 schools. And ngayon, 2013-2014, ibang eskwelahan na naman. Bale, 12 schools na po ang ating natulungan dito sa Bongao. Tutorial reading program is a very welcome support to the Department of Education when it comes to achieving excellence in reading. Although hindi maganda sa aming mga DepEd teachers na meron kami mga estudyante na mga 60 to 50 pupils, hindi naman kami superwoman or superman na matutukan namin lahat yun. So with the help of this program, at least nalilesen yung burden namin kasi merong tumutulong sa amin, merong support system from the LGU when it comes to the reading difficulties of our pupils. Actually, ang local school board ay mandated by the lawyer. Pero it was strengthened during the Que administration and then with the president mayon na very energetic, kahit bata siya, na prioritize niya yung mga problema, especially on education.
the local school boards is really concentrating on the education of our school children in the municipality of Bongao. Ako ay isa sa mga tutorial teachers sa Arkids Elementary School. So, sa first day ng tutorial class namin, pero lahat talaga ng mga pupils namin ay hindi marunong magbasa. As days go by, natututo na rin sila magbasa. Sa loob ng klase, yung mga activities ginagawa namin kagaya ng pagbasa ng sounds, letters, words, tsaka mga short stories. Sa pamamagitan ng literacy guide na binigay sa amin, yun ay ginamit ko talaga kasi nung nakita ko yung nabasa ko, talagang magagamit yun siya. Tapos, yung mga tunog na aking ini-introduce bawat isa, sa pamamagitan ng tunog, sila ay napapamiliarize doon. Since this is a good program for the school, yung medyo nahirapan lang kami ng konti, medyo yung first talaga, yung the motivation to be done to the parents of telling them that their school, that their children had been chosen to the program because dahil hindi sila makabasa or slow reader sila. So yun lang talaga ang challenge na parang na-meet namin on how to motivate them. For good, for this, okay, very good. Now another, what's the name? Yes. I'm very happy and to participate with you because our previous teacher man has an empathy in terms of education. He is concerned about improvement based on the data or the resource of the night. Tungkol sa mga teachers, hindi ako nahirapan, no? Itong mga teachers na pinili natin ay talagang isa sila sa mga dedicated na guro na gusto talagang tumulong sa mga bata. And napag-usapan ng grupo, ng local school board, na magbibigay tayo ng konting incentive sa mga teachers na magtuturo. Based sa fulfillment o kaya success, personally hindi ako masaya dahil para sa akin ay nasa 10% pa lang kami. Ang ginagawa namin ay 10% pa lang ng lahat ng problema ng education. And kami ay hindi nawawalan ng pag-asa at sa konting kakayahan namin, sinusubukan namin gawin, pinag-uusapan kung ano pa yung pwede namin gawin, kung ano pa yung programa, kung ano yung kaya namin banggain o kaya ang kaya namin ayusin ay sinusubukan namin ayusin. And personally, ako para sa akin ay matagal pa to. Matagal pa bago maayos ang problema ng edukasyon. And sana marami pa ang makarealize na ang lahat ay magsisimula sa edukasyon. We are so very thankful to Mayor Jasper Que of Bongao na talagang pina-active niya talaga yung LSB. At sa tulong niya, marami siyang nagawa, especially sa education to the LSP. Ang gusto ko, kahit hindi na ako ang maging
mayor ng Bongao ay mapapatuloy ito ng mga susunod sa akin. Inaasahan namin itong problema natin sa edukasyon, balang araw ay mawawala rin. Ayan, huwag lang tayong mawala ng paraan at gawin natin ang kailangan gawin, hindi puro sa salita lamang. Maraming salamat. Kapasalan sin sotorian, maingat na kami magbasa, magsukol. Nagdapa akong pasalamat kay Mayor Que, tapos pili ang paghatag at lead and sugar sa mga